Hi guys, it's me again, Pinay Morena USA, and welcome back to my channel. So for today's video guys, I'm gonna show you I have a new succulents that I got last week, and I would love to share it with you guys. So ito yung new plant na kasama na naman natin or kadagdagan na naman natin sa ating collection. Ito ay si Echeveria Agavoides Lipstick. Ayan. So, gustong-gusto ko siya kasi tingnan mo yung ano niya, yung tip niya. May red siya and then very pointed siya. Ayan. Gusto ko yung itsura niya. Ayan. Napakaganda niya talaga. So, talagang main love ko sa kanya sa succulents na to. Tingnan nyo guys. Ayan. And then yung isa, eto. Isa rin siyang Echeveria Agavoides, but Cerubra. Ayan. Ano siya, pareha siya na pointed siya, pero eto, especially pag malamig, talagang nagre-red siya. Ayan, tingnan nyo guys. Napakaganda. Ay, yung mga dots na ano lang yan, sa water lang yan. Ayan. Punasan ko. You know what? Baka ganyan talaga yung itsura niya. Baka characteristic niya yung ganyan. Ewan ko lang. So, ayan. Ililipat ko to guys. Samahan niyo ako na i-transfer natin siya. Ayan. So, ito yung gagamitin ko na pot. Si terracotta. Ayan, ganito size. So, usually yung mga pot na ganito ay malalaki yung butas. So, nagkat ako ng ganito. Any kind like coffee, filter pwede yun, or kahit ano na parang screen na ganito. Ito, galing to sa sunscreen na nilalagay ko sa kanila na luma. So, kinat ko siya para ilalagay mo siya dito. Ganyan. Saan ba? So, ilalagay mo siya sa ganito para yung dirt mo ay hindi lumusot sa ilalim. Kasi malalaki yung butas niya. And then, yung dirt natin na ginagamit sa succulents, medyo sandy. So, ayan. Etong isa, ginamit ko na to. So, ayan. Ganun din. So, ganyan. Lalagyan din natin siya ng ganyan sa ilalim. So, una natin ililipat ay si eto. Kasi itong isa, lagi ko sa malaki kasi meron na siyang baby dito. So, mabilis siyang lumaki. So, ilalagay ko siya sa bigger pot. So, itong isa naman, sis, mag-isa lang siya. Dito ko na lang muna siya ilalagay. Single pot natin. Ganyan. So, pag ililipat natin siya, ganito, i-try lang natin ilagay ganyan. So, di ba ganyan? So, alam mo, or dito. So, alam mo yung kung ilan dirt yung ilalagay mo sa ilalim. So, ayan. Tapos pa. Ayan. So, bibreak lang natin siya. Kasi eto naman mga matigas naman, hindi siya katulad ng ibang Echeveria na maano. Ano ba to? Masela na nababali. So, eto, matitigas yung mga lips niya, mga pointed lips niya. So, hindi siya mahirap na i-transfer. So, ganyan. Itatry ko lang natanggalin yung ibang mga, ganito, yung mga dried na lips niya sa ilalim. Ganyan. So, wala, konti lang yung dried lips niya. Ayan. So, ibibray ko lang ng konti, isa taas. Ayan, sa mga lips dito. Ayan, break ko lang siyang konti. Ayan, tatanggalin mga ganito guys, tatanggalin natin na siya. Ayan. May ano pa dito sa ilalim. Ayan. Ayan. Kasi minsan, ang mga mealybugs, gustong gusto yung mga dried leaves. Diyan sila tumitira. So, tanggalin na natin siya. Ayan. Dried leaves. Pa. And then, I think that's it. So, tanggalin na natin.
siya ganyan. Yeah, I think perfect size yung pot na to. So, sa mga mahilig dyan sa halaman, edi ba guys, yung sinasabi nyo na mabilis mamatay, ganyan, na hindi raw sila nabubuhayan, ang lagi na lang sinasabi, sana may green thumb daw sila, ganyan. Sa mga succulent naman guys, hindi mo kailangan na may green thumb ka. Bali, ano lang yan eh, yung tamang watering niya lang at sunlight. Watering, sunlight, tsaka yung pots na ginagawa, yung pots na ginagamit nyo, usually dapat may good drainage siya para hindi na na-stuck yung tubig. Kasi usually yun yung reason, pag na-stuck yung tubig sa ilalim, nabubulok siya. Yun ang kadalasang reason na nabubulok yung mga succulents natin. Sa waterings din, hindi siya kailangan lagyan ng tubig every day. Hindi katulad ng ibang mga plants. So, si succulents guys, usually gusto niya mga once a week lang nilalagyan ng water, or it depende. Kapag maulan naman, syempre matagal ma-dry yung pots, yung soil niya. So, hindi mo siya kailangan lagyan ng water at least. Maybe you can water them once every 2 weeks. Ganon. It depende sa location ah. Kung mainit sa location nyo and then yung soil nyo mabilis mag-dry, kailangan siyang lagyan ng water at least once a week. Isa pang technique na makikita nyo, kapag yung mga leaves niya ay wrinkled, wala akong ano dito eh. Halimbawa, may leaves na makikita nyo nag-wrinkled na siya. So, it means dry na yon. So, kailangan niya ng tubig. Kapag malusog siya and then fluffy, ibig sabihin, enough naman yung water niya sa kanya. So, hindi naman mahirap alagaan yung mga succulents. Itong isa, done na. So, hindi mahirap siyang alagaan. Usually, yung tamang watering lang talaga. Location na paglalagyan nyo, dapat meron siyang enough sunlight na makukuha. Yun lang guys. So, yun lang yung dapat yung tandaan. Eto, nakuha ko. Ayan, diba? May maliit na siya dyan. At bubunutin lang natin siya. Eto. Ganyan. Oh, mahirap tong ano eh. Ano ba to? Na crispy na siya. Hindi siya nakukuha lahat. Ayan. Pero, try nyo pa din makuha as long as yung mga yung kaya nyo lang na matanggal. Para wala na siyang mga dried leaves sa ilalim pag nilagay natin siya sa bago niyang lagayan. Yung terracotta pala guys, maganda siyang gamitin sa mga succulents kasi may aeration siya. So, nakakahinga yung mga ugat niya dito sa ganitong pot. Mas maganda tong advisable tong gamitin sa mga succulents kaysa yung mga plastic or yung mga iba natin na ginagamit. Kaysa yung mga ganito, ganyan. Ito, mga ganito. Mas maganda pa rin yung ganitong pots. Sa mga ganito, careful lang tayo na maglagay ng maraming tubig kasi hindi to yung usually na ganito na yung mga roots niya nakakahinga. Pero eto guys, may mga butas naman siya. So, okay din naman gamitin. Mas advisable nga lang gamitin yung terracotta pot. So, eto. Next natin. Ayan, ganyan. So, medyo malami yung dirt na ilalagay ko. Ayan. Hingan natin dito. So, hanggang dito. Wow!
Ayan. So, I think konti pa. Ayan. So, gato na din. Touch nyo lang sa taas. Ganyan. So, ganito. Tatanggalin natin konti sa taas. Ayan. Kasi yung pot niya dati, maliit. So, nakasiksik siya dyan. So, ganyan lang. Konti. Ayan, tanggalin natin yung mga ganyan. Ganyan lang, guys. So, okay. Ganyan. Ating konti pa. Ganyan pa natin konti. So usually guys, hindi ko siya pinupuno as in, you know, umaapaw na ganyan yung ano niya, yung dirt. Kasi para pag naglagay ka ng tubig sa kanya, hindi siya yung umaapaw. So ganyan lang. Ayan. So, tanggalin lang natin yung ibang ano, pag nalalagyan siya ng dirt sa taas. Usually may brush ako, hindi ko alam kung saan ko nalagay. So binabrush ko lang siya ng konti and then para lang matanggal yung yung dirt natin sa mga echeveria natin. So i-share ko pala guys sa inyo. Meron akong ganito, 'di ba? Meron akong group na ganito na maliit. So kaka-celebrate ko lang ng birthday ko nung 3 days ago. May binigyan ako ng asawa ko ng another na pot ng mga ganito. I-share ko sa inyo guys. So, kunin ko lang. Ayan siya. Itong isa. Super cute niya. Ayan guys. So, eto guys ay binigay ng husband ko. Since meron ako neto, binigay niya din to sa akin nung nakaraan. Ayun, nilagyan ko lang ng ganito na pointed ano, sa ano ba to? Nasakilan si ano ba to, zebra. So ayan, maliit siya. So binigyan niya ako ulit. Share ko sa inyo, guys. So eto. Ayan, guys. Si Groot din siya. Ayan, I think it's so cute. Ayan, may heart-heart siya. Nakaganyan, oh. Ayan. So, binigay niya to. Mas malaki ito kaysa yung ganito. So, eto, medyo maliit siya yung dati. So, etong isa, medyo mas malaki siya. Ayan. So, meron na rin siyang buto sa ilalim. Ayan. So, paglalagyan ko to na medyo yung mga maliliit lang na succulents na hindi masyadong lumalaki. Ayan. So, yun yung ilalagay ko sa kanya. So, eto yung isa. Okay. So, eto yung pangalawa. Ayan. So, iba-iba yung ano niya, yung post niya. Ayan. So, lahat niya may mga butas na. So, ayan siya. So, dito, hindi naman siya ilalagay ng ano eh. Diyan lumalabas yung water niya. Diyan banda.
So, ayan yung pangalawa na ano na binigay. Cute na, ano siya, cute. So, para maiba naman, yung ilalagay natin dito yung mga maliliit natin na succulent. So, dito ko nga itagay sa gilid. Ayan, yung pangatlo, eto. Ayan. Ayan, parang huhawak siya ng corona. Ayan, so, ayan, lahat yan. I think cute na cute siya. Diba, alalagyan natin ng mga maliliit na ano natin na plants. Ayan. Medyo parang nakakatakot lang yung mata niya, no? Ayan, pero magaganda siya. Cute na cute. Ayan, para magkaroon naman ng iba yung hindi lang puro pots yung paglalagyan natin. So, ito yung isa pa na, ano, last na pang-apat na iba-iba. So, ito siya. Ayan. Ayan siya. Ayan yung, ano niya, posing niya. So, iba-iba siya, magkakaiba. So, ito, parang pareha siya neto. Ayan. Parehas talaga, pero mas malaki lang yung isa. Ayan. Pareha siya ng, ano, ng pose. So, ito yung maliit, ito yung malaki. Yan, gano'ng kalaki. Small size ata yung ganito. Probably, ito, siguro mga medium size to. Yan. Pareha siya. So, nanay-nanay babies. Ayan. So, ayan yung, ano niya, yung iba-iba niya. Ayan. So, ayan. Ayan. Etong isa. Ayan. Oops. So, ano ba? Paano ko ba ipapakita sa inyo lahat? Ayan. And then, etong isa. Na heart-heart. Ayan. So, lalagyan ko to ng tanim, guys. Maybe, bukas. May pasok na kasi ako sa work. So, tatry ko siya. Magagawa ko ng vlog na to, guys, para i-share ko sa inyo. Pag nagtanim ako sa kanila. Ayan. Pag nilagyan na natin siya ng pot. So, ayan. Lagay ko na to dito. So, ayan muna, guys, yung i-share ko sa inyo ngayon. Ito pala, guys. Alam ko si ano din to eh. Isa din to na ano, na agavoides. Pero hindi ko alam kung anong kind. So, pero pointed din siya. Ganyan din. Yan. So, hindi ko alam kung ano yung ano niya. Yung name niya talaga. So, ayan. Hi guys! So, that's all for today's video. If you are new to my channel, please consider subscribing. And don't forget to press the notification bell para updated ka pag may bago tayong upload na videos. Bye guys! Salamat sa laging panonood and I will see you on my next vlog.